everything. Thanks you, Lord, for everything in our lives. Father, right now, we thank you for even the desire that you've given us to obey you in your word of giving and giving our lives and offering. We just would like to give you that and bring all the praise and glory for all of you. Amen. Maraming salamat po sa Sir Alex at sa Sir Eugene. Praise God, marami po tayong bisita sa hapon ito. I-welcome po natin, mangyari lang po ng pagkinawa ng pangalan at gusto po tumayo para ma-analyze namin. Welcome po sa Filipino Evangelical Christian Church, si Sister Patricia. Welcome po. Sister Rafael, Brother Rafael. Brother Rafael. Sister Rafael, mama pala ako. Buti na lang ang kamay. Sports Fest ay mag-uumpisa po ng 8
o'clock in the morning hanggang sa magabo na po. So, libre po ang ating lunch time. Ang ating dinner po, meron po tayong light snacks po sa school, sa venue. So, mangyari po, maging disiplin po tayo, maging masamari po tayo pagdating sa time. Baka po, 6:30 kayo pumunta dyan at magre-reklamo kayo na wala kayong nasasakyan. Ano? So, maging disiplin po tayo pagdating sa oras. 5:30 ang ating assembly, 6 o'clock, alis po ang bus. Para po 8 o'clock, nandun na tayo sa ating venue. Father's Day celebration today. At meron din po tayong mga salama party. Alis na po si Sir RG. Bilang RG Mamar, pupunta na po siya sa kanyang asawa sa UK. So, nag-resign na po siya sa kanyang trabaho. Last day na po kanyang trabaho yesterday. So, I don't think she's here. Ah, nandito. Pwede po tumayo, Sister RJ. So, siya po ay alis na po at magpapalam na po sa ating church. So, bibigyan po natin siya ng masalama party mamaya. Nagkuha na kayo mga tester. Sa bahay po ng ating pastor. And of course, ang asawa po ng ating Christian. Si JR. Sister Lizel po, ang at kanyang mga anak po ay uwi na sa Pilipinas. At doon na po sila titira. Siguro ba, bakasyon na lang dito. So, magkaroon din po tayo na masalama party sa kanila. And of course, another uwi, ang anak ni Sister V, na marami na kumiya. Nalulungkot na siya ngayon pala. So, kasama po rin sa masalama party mamaya. Mamaya po, ang ating fellowship ay hindi na po dito kasi bawal po po niya, no? Diretso na po tayo sa bahay ni Pastor. Para hindi na po tayo magantay ng sigaw para po tayo kumain. Pwede na tayo mag-umpisa kumain na po. Mamaya may part ng mga program pa. So pagkatapos po dito, diretso na po tayo sa bahay ng sigaw. Para po mag-umpisa na tayo sa ating program at sa ating fellowship. Doon na po natin kami na pen. So wala na po mga fellowship dito sa loob ng Oasis program. Magkapalit sa'yo. Party announcement, Pastor? Hindi ako pumili sa akin. So, lahat po ng mga members ng team ng volleyball ay maganda na po kayo. Lahat po, kung hanggat maaari, mag-uniform po tayo ng ABCC. Hanggat maaari po. Lahat po ng mga, kahit na hindi po kayo lalaro, mag-uniform pa rin po tayo para po sa cheering squad. Okay? So, mag-enjoy po tayo bukas. Huwag po kayo magpuyat ngayon gabi. Kasi pag lumabas po kasi picture, hindi maganda. Okay? Matulog po tayo mga ngayon. Para po bukas, may lakas tayo, may aura tayo, at masaya tayo ng pag-fellowship sa lahat ng mga churches. So, maganda po ito. It's not about our church only. It's about fellowshipping other churches. At number po na CEC, which is about 6 churches ang sasali. So, marami tayong mga kababayan, kamag-anak, kamarin doon. So, masaya po ito. Makasaya po tayo. At of course, disiplina again. Reminder po para sa lahat. God bless you. We will be requesting all the fathers to please stand para po sa ating maliit na token na pwede po ba kung may ating mga patay and we'll come forward and we'll do sa ISIS days. Pasensya namin na yung mga kayaan na nagbibigay na ito po yung ating mga tatay. We praise the Lord dito sa FTCC that our family in terms of our fathers are growing. Marami po tayo mga tatay sa harapan ngayon. Sige po, pwede kayo makain dito sa stage. Maparehas na po ang number ng mga tatay sa mga nanay. Kaya we praise God for that. Isa lang ang problema natin, ang nanay ho may trip na yun. Right? We'll be praying for the fathers and tayo pong lahat ay mag-join sa panalangin nito. After that, we'll give the son of God. Go ahead.
Before you right now, ay tumatayo po kami bilang mga ama ng tahanan, itinagan niyo. Salamat, Lord, sapagkat alam namin ikaw may ata ng tahanan, and you have decided that the Father will be fully responsible sa mga giling kinabukasan ng bawat tahanan na meron kami. And so we stand before you right now, once more committing ourselves to continually grow as your man na itinalaga mo, Panginoon. We'll have that fear of you, Panginoon, patuloy na lalago sa aming relasyon sa inyo na meron mainit na pagmamahal sa inyo, Panginoon. So that we can really lead our children sa pagkakilala sa inyo at lumang makita nila sa amin, Panginoon, will be indeed imitated ng aming mga anak. Dalangin namin na masumpungan mo ang sa amin at itong handang laging sumunod, just like Noah, O God, in spite of the pressures and the problems that he is facing at this particular time, he remains steadfast, O God. And we, as a father, nang tinilagan mo, Panginoon, sa bawat tahanan na meron kami, patuloy mo kong ingatan ang bawat isa, patuloy mo kong palakasin, bigyan ng ayos na kalusugan. We pray, Lord, that you're going to bless even the work of our hands sa aming mga anak buhay, that you're going to prosper us so that we could provide for our families and we could sustain them, O God, by your grace, Panginoon, sa bawat mga hanap buhay na pinagkakaloob mo sa amin even now. And so I ask, O God, na samahan mo po kami. Alam namin, even sa mga pangitain at pangarap po para sa amin, Panginoon, na mas lalo pa kami maging kagamit-gamit sa inyong karingan, ay totoo po, Panginoon, na mangyari sa bawat sa amin. That we will be a part of this church, actively participating and being part of your kingdom, O God, in its expansion. I pray that you're going to protect us continually sa anumang tukso, sa anumang gawa ng kaaway, so that we and our families can also be preserved at patuloy na mabuhay na mayroong pagkakilala sa inyo at paglilingkod din sa inyo, Panginoon. Salamat po. We are just committed to you, each one of us right now, ang bawat tatay na narito ngayon. Pagpalain niyo po, Panginoon, at patuloy ka pangliwanag sa buhay ng bawat sa amin at makita ka, Panginoon, ang Panginoon sa Kristo sa aming mabuhay. Salamat po. Itinatalaga namin sa inyo ang bawat sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. We can now give our gifts. Hindi po namin lang po niyan, pero special daw po yan sa inyo. Happy gift to your dad. May nakalimutan po ang announcement. Kung sino po gusto mag-aral ng swimming, mga bata po, 14 years below, libre po, libre sa World Money this coming Friday. Makipagundahan po sa kay Sister Xiaoyi, sa kanyang anak. Lumapit na po kay Sister Xiaoyi, kung sino po gusto mag-aral ng swimming, Wani Adventure, 14 below, kasama po ang kanyang guardian ay libre mo. Libre ang training at libre po ang entrance. I-check ko po yung entrance ha, pero libre po ang training. So 14 years po baba, kung sino pong gusto mag-aral ng swimming, punta lang po sa Wild Bunny para adventure this coming Friday. Again, we thank you for coming and we'll have our fellowship at Abis. Doon po sa amin. Tumayo po tayong lahat para sa pagbukas natin sa panalangin. We'll be praying for RJ. Please come forward, RJ, si Sam. And also for the Tacomas family, sila Sister Lizelle. Pwede mo ba nagbigyan request you to come forward and to pray for you. Namimiss mo natin ito mga kapatid at mga kapatid because they have been very actively supporting the church and at the same time allowing themselves to be used by the Lord. So, RJ, si Sam, si Sam is, I think, going to college. 11. Mabis na natin ito mga magandang mga bata, mga kapatid. At si Aiko na lagi gusto mag-perform. So, hopefully they can go back and join us. Of course, si RJ will be going to Europe to join her as well. Praise the Lord for her. Silently supporting the church, but she's serving also in Alain Hospital. And we are blessed by her life. So, church, can we just extend our hands towards them para po tayo ay dalawang pagpapahala sa kanilang mga buhay. Father, before us,
our brothers and sisters who we have brought to us to be a part of this church. And right now that they are going back to the Philippines and even RJ to other countries in Europe, we ask right now, Lord, that you're going to protect them and cover them with your precious blood. I pray that you will be with them and that you'll manifest yourself towards them, Panginoon, at sa pagitan nila. Dalangin po namin as we extend these hands, let this be these hands that we really be an extension of your blessing para sa kanila, Panginoon. We release your blessing towards them, O God, in the name of the Lord Jesus Christ. I pray sa bagong journey nila, Panginoon, myself or another level ng mag-aaral, Panginoon, patuloy mo siya bigyan ng karunungan. May you give him and other families in Filipinas where he can be used in your meeting in the ministry, O God, just as you have enabled him to be a part of the youth ministry in this years. Lord, for RJ, we thank you for her life. We thank you, God, for the willingness to support her husband, O God, in that place. We've seen, O God, how she really desired for them to be together. And right now, you have granted this. We ask in the name of the Lord Jesus Christ that you will just enable her, O God, to continue supporting her husband kahit po doon sa panahing lugar, O God. At patuloy na ibigay ko sa kanya yung hanap buhay na kinakailangan niya. And that they'll be able to also be a part of another church that they can grow together, O God, in their relationship with you. Lord, we are thankful for the family, the Dacomos. Salamat po, Panginoon, sa pagdadala mo sa kanila sa tahanan ito, sa iglesia ito. We pray, Lord, that Sister Lizelle guide them sa kanilang tahanan. Ingatan mo po siya, Panginoon. Let your comfort be with them, Lord. Let your Holy Spirit minister to her. Kasama po ng kanilang anak. Samahan niyo po siya, Panginoon, sa pagpapalaki sa kanilang anak, sa pagkasikaso sa kanila, and for guiding their children, Panginoon, sa pag-aaral. Lord, maranasan niya talaga yung inyong presensya sa kanyang buhay, na patuloy na mag-iingat sa kanila. And I pray for Brother JR too. Alam po namin, Panginoon, yung magiging adjustment ng kanyang buhay bilang pamilya, that right now they need to part away so that they can really study back in the babies sa mga bata ito, Panginoon. I pray, sustain her, hit with your strength, Panginoon, samahan po po siya, ingatan din naman, Panginoon. And we release blessing upon them, O God. Samahan niyo po sila ng lubusan, Panginoon, sa lahat ng mga gagawin sa bagong tahanan ng mga pupuntahan. And again, we rejoice with them, O God, in the name of the Lord Jesus Christ. For you alone knows the purpose, Lord, para sa kanila. Kaya nga, hinihingi namin, Panginoon, continually be your Holy Spirit. Just reveal it to them, Panginoon, at pangunahin mo po sa kanila sila sa kanilang gawain sa kanilang lugar na mapupuntahan. Salamat po dahil alam namin, Panginoon, just as yung kanilang buhay ay naging pagpapala sa amin, they too will be blessed po so at balik sa mga lugar na pupuntahan nila. Salamat po, Panginoon. Lord, we release that now, that blessing right now in the name of the Lord Jesus Christ. Salamat po. For each one of us who are standing right now, I declare the blessing that you are extending to us, O God, in the name of the Lord Jesus Christ. Samahan niyo po kami for these coming days sa aming paghahanap buhay, sa lahat ng aming gawain, Panginoon. Even for the sports fest tomorrow, the CEC churches, I pray, Lord, let this be a wonderful time of bonding and fellowshipping with other churches that we can really have that sense of a bigger family, Lord, that we are part of a greater family, Panginoon, sa UAE, who belongs in your church, Panginoon. Kaya salamat po. We are praying also for your protection sa pagbibigay. Ingatan mo po kami, ilayo sa kapamangan, and may each one of us be sustained with good health, O God, and those who are participating in this occasion. Again, we release your blessing right now, and we thank you that honor be given unto you alone because you deserve it. In the name of the Lord Jesus Christ, Amen. Amen. God bless you.